Nakakatindig balahibo ang ginawa ng isang anak sa kanyang nanay. Bakit niya nagawa ng masama ang kanyang nanay na ito mismo ang nagpalaki at nag-aruga sa kanya mula noong ipinanganak siya? Paano niya nasikmura na itulak niya kanyang nanay sa taas ng building? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JB Amazing Stories. Noong 2018, may isang professor ang inaresto sa India. Ang lalaking ito ay si Sandeep Natwani, isang professor sa pharmacy department. Kaya siya inaresto dahil kitang kita sa CCTV kung paano niya inakyat ang kanyang nanay sa taas ng building at sa kanya itinulak ito mula sa taas. Noong una, pinalabas niya na ang nanay niya lang ang pumunta sa taas at saka ito tumalon. Pero buti na lang sa tulong ng CCTV ay kitang kita na siya pala ang may pakana ng lahat. Noong pinakita sa kanya ng mga pulis ang CCTV, dito na siya umamin sa ginawang krimen. Kaya niya raw nagawa ang krimen dahil pagod na raw siya sa pag-aalaga sa kanyang nanay. Ang kanyang nanay kasi ay baldado na at palagi may sakit. Si Sandeep ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kanyang kawawang nanay naman ay bali-bali ang katawan na ma-recover ng mga pulis. Ano ba ang tunay na kwento ng nanay na si Jesh Ribin at na kanyang anak na si Sandeep? Ang kanyang nanay na si Jesh Ribin Binudbay ay pinanganak noong 1950. Siya ay nagmula sa pamilya ng mga basurero at lumaki siya sa lugar ng squatter sa kanilang bayan. Sa kanyang murang edad ay nasaksiyan ni Jesh Ribin ang kahirapan ng buhay na bumabalot sa kanilang pamilya. Kung kaya't kahit bata pa lamang siya ay tumutulong na siya sa kanyang mga magulang upang mangalakal at kumita ng pera. Bagamat lagi silang kulang sa pera ay naging matibay naman ang relasyon na kanilang pamilya. Hindi nila kinahihiya ang kanilang kabuhayan at labis sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sa kabila nito ay lumaki namang mabait at masipag si Jesh Ribin. Pagtungtong ni Jesh Ribin sa hustong edad ay nakita nito ang isang taxi driver sa kanilang lugar. At ito ay si Pravin. Bagamat galing siya sa hirap, ay buong puso naman siya minahal at tinanggap ni Pravin. Di nagtagal, ay pumanaw na rin ang mga magulang ni Jesh Ribin dahil sa katandaan. Kung kaya't nagdesisyon na sila magpakasal at magsama na lamang. Pagkatapos ng kanilang kasal, ay namuhay ng payapa ang mag-asawa. Lumipat sila sa syudad at nanirahan sila sa loob ng isang maliit na apartment. At dito nila umpisang bumuo ng pamilya upang sama-sama nila maabot ang kanilang pangarap at ito ang makaahon sa kahirapan. Di nagtagal ay nabuntis na si Jesh Ribin na labis na maikinatuwa ni Pravin. Sa kabila na pagmamaneho nito ng taxi ay buong sipag pa rin itong inalagaan ang kanyang buntis na asawa. Siya ang namamalengke at nagluluto upang sigurado masustansya ang mga pagkain nito. Makalipas ang siyam na buwan ay ipinanganak ng kanilang anak na pinangalanan naman nilang Sandeep. Labis ang naging kasayahan ng mag-asawa dahil ngayon ay pareho silang ganap na mga magulang. Walang bahid ng kadamutan ang pagmamahal nila sa kanilang anak. Dahil sa ngayon, ang tanging hangad nila ay mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Bagay na hindi nila natikman sa kanilang sariling buhay dala ng kahirapan. Ngunit sa edad na 3 taon ni Sandeep, ay maaga itong mauulila sa kanyang tatay. Isang gabi, habang nagbabiyahe si Pravin, ay hinold up ito ng mga lasing na kabataan at walang awang binaril sa ulo. Bumagsak ang katawan ni Jesh Ribin nang umabot sa kanya ang balitang ito. Labis ang kanyang kalungkutan dahil nawala na sa kanya ang nag-iisa niyang katuwang at karamay sa buhay. Labis ang kanyang pag-aalala ngayon dahil wala na siyang kaantabay sa pagpapalaki kay Sandeep. At natatakot siyang baka hindi niya ito mabigyan ng magandang kinabukasan mag-isa. Sa kabila ng lungkot na kanyang nararamdaman, ay buong tapa niyang hinarap ang buhay. Gamit ang natitirang ipon nilang pera mag-asawa, ay bumili siya ng maliit na pwesto malapit sa paaralan ng kanilang lugar. At doon siya nagtinda ng pagkain upang kumita ng pera.
Dito ay nagtinda siya ng iba't ibang pagkain at inumin na patok sa mga bata. Bagamat hindi naman ganun naging kalakas ang kanyang kita, ay naging sapat na iyon upang suportahan ang kanilang araw-araw na panggastos. Pati na rin ang paparating na gastusin Sandeep sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, ay may kakaibang ugali si Sandeep na hindi naasahan ng kanyang nanay. Na magsimula mag-aral si Sandeep, ay naging mahilig ito sa magarbo at maluluhong bagay. Kadalasan ay mas pinipili niya kaibiganin ang makaklase niyang may kaya sa buhay. Habang tinutokso at tinatawanan naman niya ang mga klase niyang mahirap. Sa kabila ng katotohanan na mahirap pa rin ang buhay ni Sandeep, ay masyado siyang nasilaw sa marangyang estado ng buhay ng mga tao. Para sa kanya, ang mga tao mahihirap ay hindi dapat kaibiganin at pag-aksayahan ng oras. At para makuha niya ang loob ng kanyang mga classmate, ay bumuo siya ng sariling mundo. Dahil para hangaan siya ng kanyang mga classmate, ay sinabi niyang siya ay nagmula sa isang mayaman na pamilya. Kadalasan, kahit gipit sila sa pera, ay pinipilit ni Sandeep ang kanyang nanay na bigyan siya ng pera upang makapagyabang siya sa kanilang mga classmate. Dagdag pa dito ay lagi siya nagpapabili ng mga mamahaling gamit sa kanyang nanay at nagagalit pa siya dito kapag hindi siya nabibigyan nito. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan ni Josh Ribbin, ay nanahimik na lamang ito habang buong pagod siya nagtitinda maghapon para matustusan niya ang luho ng kanyang anak. Pero ang pinakamasakit na salita ay hindi niya inaasa maririnig niya mismo mula sa bibig ng kanyang anak. Isang araw, bago umuwi, ay dumaan si Sandeep sa tindahan ng kanyang nanay para humingi ng perang pambili ng bagong sapatos. Pero sa di naasahang pagkakataon, ay dumaan din dito ang mga classmate ni Sandeep na mayayaman. Nagulat ang mga ito at nagtaka sila kung bakit nandoon si Sandeep. Ilang sandali pa ay lumabas ng tindahan si Josh Ribbin upang iabot ng pera kay Sandeep. Tinawag nitong anak si Sandeep, sabay abot ng pera sa kamay nito na labis namang ipinagtaka na kanya mga classmate. Tinanong nila si Sandeep kung siya ang kanyang nanay. Pero dahil takot siya mapahiya sa mga ito, ay mabilis niyang sinabi na hindi niya ito nanay. At ang pera inabot sa kanya ay sukli niya lamang dahil meron siyang binili dito. Kasabay nito ay mabilis na naglakad si Sandeep sabay yaya sa kanya mga classmate. Nagulat si Josh Ribbin sa kanyang narinig. Bagamat buong oras ang kanyang pagtatrabaho para sa kanyang anak, ay kinahihiya pala siya neto. Ang kanyang pagsusumika para kay Sandeep ay nasukulian ng sakit at mga luha. Hindi niya inaasahan ang kanyang anak na katuwang sana niya sa buhay ay tatalikuran pala siya dahil sa kahirapan. Sa kabila nito ay pikit mata na lamang niya itong tinanggap, alang-alang sa kagustuhan niya mapabuti ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Lumipas ang maraming taon ay nakatapos na napag-aaral si Sandeep at siya ay naging ganap na isang guro. Sa kabila nito, sa lahat ng kanyang graduation ay hindi niya sinasama kanyang nanay sa stage at lagi niya sinasabi na wala ang kanyang nanay dahil nasa abroad ito. At isa ito sa mga pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Josh Ribbin dahil hindi man lang niya naramdaman ang tagumpay na kanyang anak sa itaas ng stage tuwing graduation. Nabunga ng kanyang labis sa pagsusumikap upang masuportahan ito. Dahil kadalasan ay nasa isang sulok lamang siya na umiiyak at pumapalakpak habang pinapanood niya si Sandeep tuwing akyat ito sa kanyang graduation mag-isa. Di nagtagal ay nagkaroon na rin ng trabaho si Sandeep at siya ay nakapagturo sa isang paaralan malapit sa kanilang lugar. Ilang taon lang din ang lumipas ay nagkaroon na siya ng asawa habang kasama niya pa rin ang kanyang nanay sa loob ng isang bahay na naipundar ni Josh Ribbin sa kanyang pagtitinda. Pero mangyayari ang hindi inaasahan na susubok sa relasyon nila magnanay. Isang araw, dala ng katandaan ay nadula si Josh Ribbin sa kanilang CR. Dahilan upang mabagok ang ulo nito. Dinala ito sa ospital at halos hindi na ito makagalaw. Paglipas ng ilang araw ay uminit na ang ulo ni Sandeep nang makita nito ang malaking bill na kanyang nanay kung kaya't nagdesisyon na lamang itong iuwi sa bahay para makatipid. Pag-uwi sa bahay, ay nagsimula na ang paghihirap ni Josh Ribbin. Ang asawa ni Sandeep ay isang matapobreng babae at lagi nitong inaaway si Sandeep lalo na pagdating sa gastusin ng kanyang nanay. Lagi na mapinagbabalingan ni Sandeep ang kanyang nanay at sinusumbatan niya ito kasabay ng ilang pang masasakit na salita. Kadalasan, dahil sa galit ay pumapasok sa trabaho si Sandeep at hindi man lang niya iniiwanan ng pagkain ng kanyang nanay. At minsan, iniiwanan niya rin ito marumi dahil sa ihi at dumi. At naghihintay pa siya ng private duty nurse
para may gumawa dito. Sa kabila ng paghihirap ni Josh Rivin para may taguyod ang kinabukasan ni Sandeep at mailayo ito sa kahirapan, ay sinuklian pa siya nito na kalupitan at pagmamaltrato. Pero hindi pa dito magtatapos ang kasamaan ni Sandeep. Isang gabi ay nag-aaway si Sandeep at ang kanyang asawa dahil nauubos na ang kanilang ipon. Dala ng mga gastusin ang kanyang nanay. Sinabihan siya ng kanyang asawa na ilipat na ito sa Home for the Aged para mas makatipid sila. At kung hindi niya ito gagawin, ay maghihiwalay sila. Nang marinig ito ni Sandeep, ay mabilis na nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan ng umaga, pag-alis na kanyang asawa, ay nagdesisyon si Sandeep na gumawa ng paraan. Gumawa siya ng sulat na kunwari ay gawa ng kanyang nanay. At sinabi nitong iiwanan nito ang lahat na kanyang pag-aari kay Sandeep dahil pagod na ito sa kanyang kalagayan. Ilang sandali pa ay pinasok ni Sandeep ang kanyang nanay at saka inalalayan sa pag-akyat hanggang 4th floor ng kanilang building. Bagamat halos lang tanggulay na si Josh Rivin, ay wala naman itong nagawa sa kagustuhan ng kanyang anak. Pagdating ng 4th floor ay walang awa siyang itinulak ni Sandeep sa balcony. Dahilan upang bumagsak siya at mamatay. Samantala, mabilis naman tumawag ng pulis si Sandeep para palabasin na ang kanyang nanay ay tumalon at nagpakamatay. Makalipas ang ilang araw ay naging sarado na ang kaso ng kanyang nanay dahil na rin sa ginawa niyang peking sulat. At sa buong pag-aakala ni Sandeep ay makakaluwag na siya ulit sa kanyang buhay. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay walang sekretong hindi mabubunyag. Makalipas ang 3 buwan ay napag-alaman ng mga pulis ang medical history ni Josh Rivin. Dito ay nalaman nilang hindi na pala ito halos nakakalakad, kung kaya't nagtaka sila kung paano pa ito nakaakyat para tumalon at magpakamatay. Dahil dito ay nag-imbestiga sila ulit at nagulat sila sa kanila nasaksihan mula sa mga CCTV ng building ni Sandeep. Dito ay nakita nila ang ginawa ni Sandeep sa kanyang nanay, kung kaya't mabilis sila umaksyon. Sinampahan nila ito ng kasong murder na nauwi naman sa kanyang habang buhay na pagkakakulong. Sa uli ay dapat lagi tayo nagpapakatotoo sa ating buhay at huwag tayong maging social climber para lamang dumami ang ating mga kaibigan. Dagdag pa dito ay huwag nating santabi ang wagas sa pagmamahal ng ating mga magulang, lalo na ang ating mga nanay. Dahil ito ay pagmamahal na walang kapalit at pangunawang hindi masusukat. Huwag nating ikahiya ang trabaho ng ating magulang, lalo na kung ito ay marangal na nagdadala ng pagkain sa ating hapagkainan.